Hello Capricorn, I hope you're doing well and this is your weekly messages for March 26th to April 1st. And this is for all Capricorn, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. General reading po ito, kaya hindi po ito magre-resonate sa lahat. Kunin nyo lang po kung ano magre-resonate sa inyong sitwasyon. Panoorin din po ninyo ang inyong Moon, Rising, and Venus signs for more guidance. At maraming salamat po sa inyong mga comments. At sa inyong pag-subscribe sa ating channel, thank you for your support. Kung bago po kayo dito, hello and welcome. Please subscribe, like, share, hit the notification bell para updated po kayo sa mga readings. Thank you. Naway, lagi po kayong safe at healthy lamang. Yun po ang aking laging dasal para sa inyong lahat, Capricorn. So, Capricorn, paunang mensahe ninyo ay Archangel Raphael, provider of healing for mind, body, and spirit. So, ang una kong napipick up dito, no, Capricorn, if you are feeling some kind of, if you're dealing with a physical illness, kumbaga, I really feel dito na Archangel Raphael is sending you her healing energy, no? Ang healing energy na ay maaaring papasok sa inyong katawan to help you heal, no? Ang inyong body, mind, and spirit. That's what I am picking up. Maaari din na makaranas na, makaramdam na ang iba sa inyo dito na may pinagdadaanan sa katawan, no? Na recovery. Maaring papunta na kayo sa recovery, maaring nag-i-improve ng iyong mga katawan, maaring your vitality will be back very soon, maari din na your physical strength will be back very soon din. Maaring may mga improvement na kayo sa iyong mga nararamdaman na mararanasan, no? Maari din Capricorn, ang iba sa inyo are healers, no? Maaring 'yon ang inyong purpose sa buhay, 'yon ang iyong mission, and maaring parang panawagan din ito sa inyo ngayon na now is the time to embrace that fully, embrace that healing powers ninyo so that you can heal the world, so that you can heal the people around you dito, Capricorn. So, that is what I'm picking up for some of you, okay? So, we also have face your fears, release the power of fear. I feel dito ang iba sa inyo, Capricorn. Alam na ninyo na recognize na ninyo na you are a healer. No, meron kayong power para magpagaling ng ibang tao in different ways, no? And I feel na ang iba sa inyo maaaring naghihesitate pa, doubtful pa sa inyong gift, no? Maaaring hindi nyo ma-embrace pa ng buong-buo ang inyong healing powers. It's because maaaring natatakot kayo. So, you're being invited here to step into that power na, step into that life purpose or mission sa buhay ninyo, and face your fears, no? Face your fears, release the power of fear out of your body, no? Dahil lang, i-drag down ka lang yan, na natakot na yan, no? Wala kang positive things na magagawa sa buhay kung nababalot tayo ng takot, no? Hindi tayo mag-improve, hindi tayo makakarating sa paroroonan natin, hindi natin makukuha ang mga minimithi natin sa buhay, hindi natin mamamanifest sa buhay natin ang mga heart's desires natin kung nababalo tayo ng takot. Kaya now is the time to face your fears, now is the time to release your fear, no? So, ayan. So, tignan natin. We also have children. Know that your children are protected. Ayan. So, maaaring ang iba sa inyo dito malayo sa inyong mga anak. Nag-aalala kayo sa inyong mga anak. Maaaring naiwan ang inyong anak sa iba ninyong kapamilya, sa asawa ninyo, sa mga kapatid ninyo, magulang ninyo. Maaaring ganun ang ganap. Kasi maaaring ikaw ay nagtatrabaho sa malayong lugar. Maaaring nagtatrabaho ka sa abroad. Kaya naiwan ang iyong mga anak, no, sa iyong mga kapamilya. So, huwag kang mag-alala about your children. They are in good hands. Okay? Know that your children are protected. Hindi naman sila papabayaan ng inyong mga mahal sa buhay na napag-iwanan ninyo. Okay? So, patuloy lang ninyong ipagdasal yan, Capricorn, para maalis din ang inyong takot, ang inyong kaba. Okay? Ipagdasal ninyo ang inyong kaba, ang inyong sarili, at ang inyong mga anak para everyone is safe. Okay? So, we have the Nine of Cups. Yay! This is a time for happiness. Capricorn,
So, i-enjoy mo yan, yung pagkakataon na yan. Embrace that energy, no? Sa buhay ninyo, na maging masaya lang kayo. It's because, kung ano ang gusto ninyo, whatever you want, no? Ay maaaring makamit ninyo. Maaaring mapunta sa inyo ngayon. Maaaring, makuha na ninyo kung ano ang inyong minimiti. Because 9 of Cups is also a wish fulfillment energy. So, maaaring a wish, no, is coming to fruition ngayon. Kung ano man yung pinaka-sincere wish ninyo, Capricorn, brace yourselves. Kasi maaaring yun ang maaaring mangyari sa buhay ninyo. Yun ang maaaring dumating sa buhay ninyo around this time. So, tignan natin ano pa ba? We have 4 of Cups, opportunities. So, there are opportunities coming in sa buhay ninyo. However, parang hindi ninyo pinapansin, no? Ang Capricorn, ang iba sa inyo, parang dinideadman ninyo yung mga kumakatok na opportunities sa buhay ninyo. Or maaaring hindi nyo talaga nakikita. Hindi pa ninyo napapansin kasi hindi nyo naman pinapansin. So, maaaring ganun. Because you are so focused on something else. You are so focused on something else, no? Maaaring ang iba sa inyo dito parang maaaring nagko-compare ng kung ano ang meron ka at ano ang meron ang iba. So, parang ganun ang iba, no, ang sitwasyon ng iba sa inyo dito. Parang nalulungkot kayo kasi bakit si ano merong ganito, merong ganyan. Bakit ako ito lang ang meron ako? So maaring may ganung ganap ang iba. Kino-compare ninyo kung ano ang blessings na meron kayo versus the blessings of other people, no? So maaring natitignan ninyo ang mga yan. Kaya nalulungkot kayo kasi kino-compare ninyo ang sarili ninyo doon sa merong mas madami or kung ano man ang meron sila na wala ka. So, maaaring ganun ang gana. But, you know, Capricorn, just focus on the positive things. Focus on the positive aspect of life. Kasi, lahat naman tayo, alalahanin ninyo na lahat naman tayo deserving of the abundance of the universe. It's just up to us to claim that abundance. Diba? Maaaring, yung kinukumperan mo ng kung anong meron ka at kung anong meron siya, maring yung taong yun, no, have done so much, have done a lot of things and effort, maaari ginawa niya ang sobrang daming pagtsatsaga, paghihirap, mga ganun, bago niya naabot yun, kaya meron siya ng kung ano ang meron siya. So maaaring ganun, di ba? Kaya hindi rin natin pwedeng i-compare ang sarili natin sa iba, because iba-iba talaga tayo, and the divine universe has its own plan for us, di ba? Maaring sa ngayon ito lang yung nakaplano para sa atin, na ito ang ma-experience natin. And the other people, yun din naman na nakaplano sa kanya na ma-experience niya ngayon. Pero who knows, di ba? Bukas sa makalawa, kung ano ang meron siya, magkakaroon ka na din, di ba? At kung ano ang meron siya, baka wala na yun sa kanya or mas dumami pa yung kung ano ang meron siya, di ba? So, iba-iba tayo ng sitwasyon, iba-iba tayo ng plano, iba-iba ng sacred plan ang Divine Universe para sa atin. At depende din yun sa mga ginagawa natin dito sa earthly realm. Kung super negative tayo, edi mas konti ang dadating sa atin, or most likely wala nang dumating na magaganda kasi naka-focus tayo sa negativity. Pero yung mga ibang tao dyan, sobrang daming blessing, sobrang daming success na nakukuha nila. It's because maaaring ginagawa din nila ang lahat ng effort na makakaya nila para marating nila yon, at talagang super positive thinker sila. Lahat, lagi lang silang masaya, nagpo-focus lang sila sa magandang bagay, sa mga magagandang pakiramdam, magagandang iniisip. So, maaaring mga ganun din. Kaya, mas nabibless sila. Diba? Kaya, hindi talaga natin pwedeng i-compare ang kung ano tayo, kung ano ang meron tayo at kung ano ang meron ang iba. Because, iba-iba tayo ng pathway na nilalakaran sa buhay. May iba-iba tayong journey, di ba? Kaya, maaring yung mga opportunities na to na kumakatok sa buhay ninyo, Capricorn, is also the opportunity na yung pala ang magbibigay ng bonggang-bonggang blessing sa inyo, di ba? Pero,
since hindi nyo naman siya pinapansin, since dead man nyo naman, ini-ignore nyo naman, so parang ikaw na din ang nagsasara ng pinto para dyan sa blessing na yan, diba? Kaya ito, this is a heads up for you. Kung ganito ang inyong sitwasyon dito, Capricorn, this is a heads up for you na teka lang, Capricorn, gising. Kasi tignan mo, buksan mo ang iyong puso at isip at mga mata because there are beautiful opportunities knocking on your door. Kaya ito, tignan mo. Kung yung mensaheng ito nagre-resonate sa inyo, tignan ninyo. Okay? Tignan ninyo kung ano ang inyong kung ano nangyayari sa inyong paligid. So, we also have Knight of Pentacles. Ayan. Slowly but surely ang ganap ng iba sa inyo dito, Capricorn. Maaring ang iba sa inyo dito, no, is on the planning stage naman about sa inyong finances. Maaring ang iba naman sa inyo dito is planning your financial goals naman at this time. So, maaring ganun ang ganap ng iba sa inyo dito. And, wala kayong masyado talagang ginagawa, no? Wala kayong masyadong galawan ngayon because yung isip ninyo ang gumagana ngayon. Talagang dumidiskarte ang iba sa inyo ngayon, nag-iisip, saan ko ba i-invest ang pera ko? Paano ko ba mapapag-grow? Mapapa-thrive pa ang ipon ko, yung ganon. Paano ba ako mag-expand, diba? Yung mga ganon. So, maaaring may mga activity ganyan ang ibang Capricorn sa inyo dito na you are focusing on your financial security and stability, kung paano ninyo ma-reach, kung paano ninyo yun ma-achieve. So, ang iba naman sa inyo talaga dito, no, merong opportunity. And this is financial opportunity, Capricorn. So, might as well, pansinin nyo talaga kung ano yung mga opportunities na kumakatok sa paligid ninyo because there are financial opportunities na kumakatok sa inyo na maaaring yan ang maging susi para sa mas pagyaman ninyo, sa mas pag-acquire ninyo ng marami pang possessions, ng marami pang financial abundance sa buhay ninyo. Okay? So, Capricorn, that's all I have for you for the week. I hope nakatulong ang reading na ito in some way. Thank you for watching. Love and light. Namaste.